So ito mga kaibigan yung ating substrate, ito yung ating mga food waste, mga pinagbalatan ng sari-saring mga gulay, prutas, mga basura sa kusina, ano, mga balat ng itlog, yan nandito na lahat. So ito yung ating gagawin na pataba, yung organic na pataba. Ngayon, ang problema ng iba ay bumabaho yung kanilang food waste o yung kanilang bio waste, ano. So, para maiwasan yung pagbaho, ang kailangan natin gawin ay hahaluin natin ito. Yan, kailangan hinahalo natin ito ng isang beses sa 2 to 3 days. Kailangan yan haluin. Yan, kasi pag hindi natin hinalo, nawalan siya ng kwan ng oxygen ba dun sa loob. Tapos, nabubuo yung mga molds, nagiging compacted din siya. Kaya kailangan ay haluin natin para yung amoy dun sa ilalim ay mawala, tapos mag-circulate ang hangin doon sa loob sa pagitan ng mga yan. Tapos hindi rin mag-molds. Tapos hayaan natin itong mga gaya niya, no? Yan. Itong mga kwan na yan, mga maagots na yan. Yung mga maagots na yan ay mga itlog yan ng black soldier fly. Yan, so hayaan lang natin yan sila na nandyan kasi kasama yan sila sa mga nagdi-decompose, ano, para hindi mangamoy yung ating substrate. Yan, no, daming maagots, so yan, so kasama yan sa nagdi-decompose. Isa pang kailangan nating i-maintain sa loob ng ating tambakan ng ating mga nabubulok na basura ay yung moisture. Sa akin, ang aking ginagamit na panghalo sa mga nabubulok ay karton at saka papel. Pinupunit-punit ko yun ng maliliit. Mabilis kasi magtubig yung ating mga nabubulok na mga balat ng prutas at saka ng mga gulay. Kaya hinahaluan ko ng karton at saka papel kasi mabilis naman magsip-sip yun ng tubig. Ang ratio ko pong ginagamit ay 60-40. 60% yung sa mga papel at karton at 40% naman dun sa mga nabubulok. Kaya huwag niyong itapon yung inyong mga sirang karton at mga papel na mga naka-imbak dyan kasi maganda siyang panghalo sa ating substrate sa mga nabubulok na basura. Pag na-maintain natin yung tamang moisture sa loob ng ating imbakan ng nabubulok na basura ay hindi siya mangangamoy. Pwede niyo ring haluan yung inyong mga nabubulok ng iba pang mga brown na material gaya ng toyong dahon, toyong damo, kaya lang mas matagal silang malusaw, mas matagal silang madurog. Takpan din natin yung ating lalagyan ng mga nabubulok na basura upang hindi sila mapuntahan ng ating mga alagang aso, mga alagang pusa o kaya naman ng mga daga at hindi rin pasukin ng mga langaw na nagkikreate ng mabahong amoy. Lagyan din natin ng butas yung ating mga takip para maging aerobic yung loob ng ating bin at magkaroon ng circulation ng hangin para mas mabilis siyang mabulok at mas mabilis din nating magamit yung ating pangpataba.